Message ko is He knows the secret of our heart. Diba yung kanta nga kanina, no? Yung heart of worship. This is the heart of worship. Pero ito naman, alam daw ni Lord yung secret ng ating mga puso. Amen? But first, tayo po muna dumulog sa panalangin. Father in heaven, we magnify your name, O Lord. We thank you for everything that you have been given to us. I pray to bless us in listening to thy word. Help us, O God, to know you more and to become a strong Christian. This we ask in Jesus' name we pray. Amen and amen. Thank you, Lord. Naniniwala ba kayo na lahat ng dinidesire natin sa ating buhay o yung mga gusto ng ating puso ay nalalaman ni Lord? Do you believe in that? Pangarap natin o yung mga gumugulo sa isipan natin, kumbaga, alam ito ni Lord. Sabi nga dito, no, God knows everything. Every time na tayo ay may pangangailangan, may problema, may alalahanin, dapat daw, lahat daw ng mga bagay na ito ay idudulog natin through prayer, di ba? In this topic that I'm going to share to you today, we will notice ang desire ng taong ito at ng mga kasama niya na siya ay gumaling. At lahat daw ng bagay ay gagawin nila para magkaroon lamang sila ng kagalingan. Okay? Let's open our Bible in Mark chapter 2.
Babasahin ko po sa inyo, no? When Jesus returned to Capernaum, several days later, the news spread quickly that he was back home. Soon, the house where he was staying was so packed with visitors that there was no more room. Even outside the door, while he was preaching God's word to them, poor men arrived carrying a paralyzed man on a mat. They couldn't bring him to Jesus because of the crowd. So they dug a hole through the roof above his head. Then they lowered the man on his mat. Right down in front of Jesus, seeing their faith, Jesus said to the paralyzed man, "My child, your sins are forgiven." But some of the teachers of religious law who were sitting there thought to themselves, "What is he saying? This is a blasphemy. Only God can forgive sins." Nang si Jesus Christ daw ay pabalik na dun sa Capernaum, kumalat na daw yung mga balita na siya daw ay nagpapagaling ng may sakit, yung mga inaaliyan ng masamang espiritu, at nabalita rin na siya daw ay nagpagaling ng may leprosy. Nasa chapter 1 yan ng Mark. At nung nabalitaan daw ito ng mga tao, pagdating daw ni Jesus Christ sa bahay na kanyang tinutuluyan, pumunta daw yung mga tao sa kanya. Dinagsa siya. Parang eleksyon, di ba? Dumadagsa. No? Okay, dinagsa daw siya. At pagpapunta doon ng mga tao daw ay nakinig sa Word of God. At yung mga may sakit daw ay dinala doon. Ngayon, samantalang habang si Jesus Christ daw ay nagpipreach, meron daw apat na lalaki na dumating at may buhat-buhat na isang paralyzed man na nakaratay o nakahiga doon sa banig. Bit-bit-bit-bit nila. Nung nakita daw nung apat na lalaking ito na punong-puno na yung bahay na kinaruroonan ni Jesus Christ at walang, hindi sila makapenetrate doon sa loob. Ang ginawa daw nila, gumawa sila ng paraan. Inakyat daw nila sa taas si Jesus Christ. At pagdating doon sa bubong, binutas itong bubong at inilusot doon itong paralyzed man. At dahan-dahan itong ibinaba kay Jesus Christ. At nang nakita daw ito ni Jesus Christ, ang sabi niya sa verse 5, "Seeing their faith, Jesus said to the paralyzed man, 'My child, your sins are forgiven.'" Nakita ito ni Jesus Christ at nakita niya yung faith ng paralyzed man. At ang sabi ng mga religious teacher, anong sinasabi ng taong ito? Sabi niya ganun, sabi niya nilang ganun, "It is a blasphemy." Ang blasphemy kasi, yung kasalanan na walang kapatawaran. Dahil sabi nila, Diyos lamang ang tanging nakapagpapatawad ng kasalanan. Because hindi pa nila kilala si Jesus Christ. Ano ba ang matututunan natin dito, my brothers and sisters, sa kwentong ito? Point number one, lesson to learn. He knows the secret of our heart. Sabi sa 2 Chronicles chapter 6 verse 30, "Then he hears from heaven your dwelling place. Forgive and deal with everyone according to all they do. Since you know their hearts, for you alone know the human heart." Alam daw ni Lord ang nilalaman ng ating puso. Ang secret of our heart. Do you believe in this? Makikita natin dito, hindi lamang yung paralyzed ang may faith. Even yung apat na lalaki na nagbubuhat sa kanya ay may faith. Dahil sa sinabi dito sa verse 5, "Seeing their faith," di ba? Jesus said to the paralyzed mind, man, grabe yung faith nila. Dahil imagine, mahirap magbutas ng bubong. Kung ikaw yung may-ari ng bahay, magagalit ka. Pero ginawa nila ito para lamang makapasok at madala doon si Jesus Christ. Siguradong alam ni Lord na pinanganak na paralyzed yung taong ito. At kaya siya nagpunta doon sa lugar na yun para ano? Para mag-share ng Word of God, para magpagaling ng mga may sakit, and to glorify the name of the Lord. Kaya nga nung nakita ni Jesus Christ na dinala niya, na dinala ng mga taong ito yung paralyzed man, natuwa siya magpagaling, di ba? Ano ang implikasyon nito sa ating buhay? Paano natin iisipin to? Ano ang pagiging ating pag-iisipan dito, no? Kapag daw tayo,
tayo ay may nararamdaman. Nalulungkot, may problema, at may sakit. Ito ay tiyak na alam ni Lord. He knows the secret of our heart. Kapag tayo ay may kabigatan, huwag natin itong sarilihin. Alam nyo ba, kaya maraming nagkukumit ng suicide ngayon dahil yung mga tao na napoprostrate sa buhay nila, akala nila wala nang makakatulong sa kanila. God knows the secret of our heart. Lahat ng dinaranas nating pagsubok at kabigatan ay alam ni Lord. Huwag natin itong isolve in our own strength. Huwag natin isolve ito in our own knowledge and wisdom. We should bring it to the Lord. Amen? Through prayer. And surely, God will help us. Natatandaan ko lang dati, no? Nung ako ay grade 5, ang katawan ko, payat na payat ako. Tapos yung mukha ko, lubog, ganun. Parang kuba ba, ganun. Ngayon, meron akong isang kapitbahay na ang pangalan niya is si Jojo White. Kapitbahay, katabing bahay namin. Matangkad siya. Hanggang tenga niya lang ako. Ngayon, every time na nakikita niya ako, malaking katawan niya, every time na nakikita niya ako, binubuli niya ako. Lagi niya sinasabi sa akin, ano, kakasa ka ba? Lalaban ka ba sa akin? Sabi niya ganun. Ano, suntukan tayo. Kaya, every time na nakikita ko siya, umiiwas ako, natatakot ako eh. Ngayon, minsan kasama ko yung mga kalaro ko. At ang saya-saya namin naglalaro, pag dumating siya, bubulihin niya na naman ako sa harapan ng mga kalaro ko. At ano, sige, kakasa ka ba? Alam niyo ba, nabuo sa aking isipan, na nagkaroon ako ng takot. Na may kinatatakutan akong isang tao, ito ay walang iba kundi siya. Every time makita ko lang yung shadow niya, takot na takot ako. Alam niyo ba sa isip ko, sabi ko, eh although na bata pa ako noon, gusto ko ma-overcome itong yung fear na yun. Sabi ko, paano ko kaya ito ma-overcome yung fear? Sino po ba yung nakakaranas ng bully dito? Diba? Marami dyan, diba? Ngayon, minsan, nakarating, pumunta kami doon sa may likod ng bahay namin dahil yun, magkapitbahay kami doon sa may likod ng bahay namin. Dalawa lang kami. At niyaya niya ako, ano, suntukan tayo. Sige, katuwaan lang para malaman natin. Laki ng katuwaan, gumaganon din. Sabi ko, sige, para yung peer ko, ma-overcome ko na. Lalaban ako. Sabi ko, para ma-overcome ko kasi nahihirapan na ako. Ibin sa pagtulog, dinadala ko yun. Pagkagising ko, makita ko. Ginawa namin, kasi uso dati, yung mga kabataan sa Manila, Manila boy kasi ako, yung backboxing, di ba? Instead na maglagay kami ng gloves, ang ginagawa namin, yung t-shirt, nag-uubad kami, dalawang t-shirt. Di ito, boxing, boxing. Parang katuwaan lang, boxing, boxing. Ang lakas niyang sumuntok talaga. Gumaganon, may ganon ako. Sabi ko, ang lakas ha. Pero sabi ko, masaya pa sa to. Sabi ko, ganon. Di minsan, pag banat niya sa akin, ang lakas, na-out of balance siya. Pagdating nung na-out of balance siya, nagkaroon ako ng pagkakataon para tirayin siya dito sa may bandang pisngi. At pagtira ko sa bandang pisngi niya, napalakas. At namula, pero hindi naman nagdugo. Maya-maya, bigla siyang umiyak. Susumbok kita sa nanay mo. Alam mo, simula nun, hindi niya na ako binuli at naging magkaibigan na kami. What is my point, my brothers and sisters? Bakit ko po ito sinasabi sa inyo? Hindi ko po sinasabi ito sa inyo na every time na bubulihin kayo, lalaban kayo. What is my point? My point is to overcome our fear. Paano ba natin ma-overcome yung our fear? Yung fear po natin ay ma-overcome natin because Jesus Christ is with us, di ba? Hindi ko sinabing labanan nyo, i-overcome nito because Jesus Christ is with us. Have faith with Jesus Christ. Kung hindi nilakasan ng loob ng paralyzed man na yun at nung apat na kasama niya, nadalin siya kay Jesus Christ, naidaan siya sa bubong, hindi ito mangyayari na magkakaroon siya ng kagalingan. Tuloy na po natin, no? Verse 8, tuloy na natin. Jesus knew immediately what they were thinking. So we asked them, why do you question this in your hearts? It is easier to say to the paralyzed man, your sins are forgiven? Or stand up, pick up your mat, and walk?
So I will prove to you that the Son of Man has the authority on earth to forgive sins. What is my point? Point number two. Basahin po natin. He forgives sins, a power which belongs to God. Sigurado, nagulat yung apat na lalaking yun. Alam nyo ba kung bakit? Kasi nag-effort sila eh. Biruin mo, apat sila. Binitbit nila yung lalaking paralyzed man na nakahiga dun sa mat. Tapos, ang ginawa nila, inakyat pa nila sa bubong. Siguro, ang hirap nun, no? Nagaganon pa. Tapos, dahan-dahan. Alam nyo ba, nung time na yun, yung bahay dun ay gawa sa pugon, kugon or pawid. Yung kugon at pawid, talagang wawarakin nila yun eh. Ang hirap po sa akin nun. Pagkawasak nila, pinilusot nila sa loob. At dahan-dahan, siguro may bumaba pang isa doon, nasasalo. Kasi alam nga naman si Jesus Christ yung sumalo, di ba? Nag-effort talaga sila. Sobrang effort nilang ginawa. Alam mo kung nangyari pagbaba nila, ang sinabi ni Jesus Christ, "My child, your sins are forgiven." Pinatawad na yung kasalanan mo. Siguro, nag-react sila kay Jesus Christ. Sabi nila kay Lord, "Lord," parang iniisip siguro nila, "Lord, hindi ka patawaran ang kailangan nito. Hindi ka patawaran sa kasalanan. Ang kailangan nito ay kundi kagalingan para siya ay makapaglakad. Kaya kami nag-effort dito, hindi para patawarin siya, para pagalingin siya." Ang tanong ko sa inyo, bakit ito ginawa ni Jesus Christ? Sabi nga dito, no, He addressed the man's greatest need and the common root of all pain and suffering, man's sinful condition. Pinakita niya sa mga tao na ang common ng pinanggagalingan ng kasalanan ay walang iba. Pinanggagalingan pala ng pain and suffering at ng sickness ay walang iba kundi ang kasalanan. Kaya ang ginawa niya, pinatawad niya muna yung kasalanan ng paralyzed man bago niyo ito pinagalingan. Ano ang implikasyon nito sa buhay natin? Di ba minsan may mga iniling tayo kay Lord? Subalit minsan, pag alam natin may nagagawa tayong malaking kasalanan kay Lord, parang nahiya tayo lumapit eh, di ba? Kaya ginagawa natin, bago tayo lumapit kay Lord, hihingi muna tayo ng kapatawaran. Di ba? Walang iba yan kasi minsan yung tatay ko kasi very generous. Talagang lahat kung kaya niyang ibigay yung langit at lupa, bibigay niya sa'yo. Hanggang sa kaya niya lang, ganun siya kabait. Kaya minsan nagkaroon ako ng kasalanan sa father ko. Malaki. Kaya hindi ako makalapit sa kanya kasi may kasalanan akong ginagawa ako. Every time na nagkakasala ako, umingi muna ako ng kapatawaran at pag pinatawad niya na ako, hihingi na ako, i-release niya na. It's the same to our father. Kinakailang humingi rin tayo ng kapatawaran. Yung mga tao naman na gustong tanggapin si Jesus Christ bilang Lord and Savior, kinakailangan humingi rin muna sila ng kapatawaran bago nila tanggapin si Jesus Christ. Ang sabi nga sa Acts chapter 3, verse 19 to 20, nakasulat po dito, no? "Now repent of your sins and turn to God, so that your sins may be wiped away. Then times of refreshment will come from the presence of the Lord, and He will again send you Jesus, your appointed Messiah." Kinakailangan, humingi daw tayo ng kapatawaran. Kaya yung gustong mag-accept kay Lord, humingi muna tayo ng kapatawaran bago natin siya tanggapin at gawin natin siyang Lord and Savior. Amen po ba? Ang sabi naman sa Matthew chapter 6, verse 14 to 15, "If you forgive those who sin against you, your heavenly Father will forgive you. But if you refuse to forgive others, your Father will not forgive your sins." Kapag tayo daw ay humingi daw tayo ng kapatawaran sa ating Amang nasa langit, tiyak patatawarin daw tayo. Subalit, kapag yung ating kapwa-tao na humingi sa atin ng kapatawaran pero hindi natin pinapatawad, tiyak hindi daw tayo patatawarin ng ating Father. My brothers and sisters, sinulit ko sa inyo, learn to forgive and forget. Amen? Yung learn to forgive and forget, may kwento kasi ako dyan eh. Bigyan muna natin ang pinakamalakas na palakpak si Lord. Ganito, nung time na mag-boyfriend, mag-girlfriend pa lang kami ng misis ko, nakatira kami sa Project 8.
Ito para sa mga may mga boyfriend, girlfriend na. Nakatira kami sa Project H. Siya naman nakatira sa New Manila, sa Quezon City. Ibig sabihin, pares kaming Quezon City. Ngayon yung misis ko, actually yan, bali taga Mindoro yan. Eh pagka nag-uusap kami niyan, laging through phone. Kasi uso na rin yung telepono noon eh. Hindi naman kami ganun katandaan, di ba? Uso na yung telepono noon. Pag nag-uusap ka pa sa telepono, laging miss ng telebabad. Alam mo naman, pag mga mag-girlfriend, boyfriend, kasi ngayon cellphone na eh, di ba? Telephone. Ngayon, sabi niya sa akin, alam mo, uuwi na ako sa Mindoro. Doon na ako titira. Magpo-for good na ako dito. Hindi na ako babalik dito sa Quezon City. Ikaw, sabi niya, bahala ka kung gusto mong sumunod. Okay lang, kung ayaw mo naman, okay. Basta ako, doon ako titira. Alam mo, habang sinasabi niya yun, nararamdaman niya na lungkot ako. Sabi ko, layo nun. Parang sinabi niya na break na kami, di ba? In other way. Ngayon, nung nakita niya ako na tumahimik, bigla na lang siyang tumawa at tumalakhak. Ha, 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 sabi niya, binibiro lang kita, sabi niya ganun. Sabi ko, ba, okay lang to ha. Makalipas yung 2 linggo, 3 linggo, tumahimik ako, sabi ko, babawi ako dito. Sabi ko, may bawi din. Tinawagan ko siya. Kaya lang, ang problema niya, mas magaling akong umarte. Di ba? Alam mo naman, siyempre, pang artista talaga. Sabi ko sa kanyang ganun, alam mo, kinausap ako ng father ko, ng masinsinan. Sabi niya, ni inaano niya ako na mag-Saudi. Kasi para pambayad sa bahay, pambayad sa bills, kailangan. At wala akong choice. Kinakailangan na mag-Saudi ako. At actually, naglalakad na ako ng papeles at baka next 3 weeks, umalis na ako. Bigla siyang nanahimik, sobrang tahimik. At nung nakikita ko siyang tahimik, sabi ko, babanatan ko na ito. Sabi ko, bibiro lang ako, joke-joke lang yun. Pagkasabi ko na ganun, yung telepono binagsak niya sa akin. Pam! Sabi ko, bakit siya ganun? Ako eh. Kasi dati, nagtatrabaho siya, doon sa may Binondo, every 5 o'clock, sinusundo ko siya. Di pagdating ko, sinundo ko siya. Alam mo naman ako, mahilig sa peace offering. Bumili ako ng mga prutas. Alam ko, mahilig siya sa prutas. Bit ko. Pagdating ng alas 5, sakay kami ng jeep, pauwi sa kanila. Walang kibuan. Nakagano'n yung jeep. Sabi kong ganun sa kanya. Maya-maya, kasi doon, pagpasok doon sa subdivision nila, may tricycle eh. Kasi wala pa akong kotse na nagta-tricycle. I usually inaatid ko siya papunta doon. Nung sumakay doon siya sa tricycle, at nung sasakay na ako, hep-hep, sabi niya, hindi ka pa pwedeng sumakay. Mama, alis na po tayo. Paano to ko yung bit-bit na ito? Bahala ka na dyan. Sabi niya ganun. Tulogong, hindi ko alam kung paano. Ganun pala yung magalit, di ba? Sabi ko ang ganun sa kanya. Pero sabi ko, siguro kaya ganun siya dahil mahal na mahal niya ako, di ba? Nisip ko na lang na nasaktan siya dahil nalulungkot siya na umalis ako. Pero ito lang ang sinabi ko sa kanya. Alam mo, pag hindi mo ako patatawarin, hindi ka rin patatawarin ni Lord. Kaya ayun, nagkabatay kami. Learn to forgive and forget, lalong-lalo na sa mga mag-asawa. Palakpakan po natin si Lord. Amen. Then, tuloy na natin, no? Okay, kasunod. Then Jesus turned to the paralyzed man and said, stand up and pick up your mat. Sabi niyang ganun, and go home. And the man jumped up, grabbed his mat, and walked out through the stand. Onlookers, they were all amazed and praised God, exclaiming, we've never seen anything like this before. Sabi ni Jesus Christ sa paralyzed man, stand up, pick up your mat and go home. Tumayo ka, bitbitin mo ang iyong banig at umuwi ka na. Alam mo yung ginawa nitong paralyzed man? Hindi lang siya tumayo. Tumalon siya, patayo. Pagkatapos, kinuha niya yung kanyang banig at lumakad siya. At lahat ng tao dun ay na-amaze, nagulat. At ang sabi nila, we've never seen anything like this before. Hindi pa kami nakakakita ng ganito, di ba? Number 3, ano ba ang matututunan natin dito? Point number 3, he heals by the power of his word. Ang sabi sa Jeremiah chapter 30 verse 17, I will restore your health
and I will heal your wounds, declares the Lord. At ang sabi rin sa Psalms chapter 147 verse 3, God heals the brokenhearted and bandages their wounds. Ano ba ang matututunan natin dito? Ano ba mai-imply natin sa ating buhay? Ano mang karamdaman, Mama Yoli, di ba? Ano mang karamdaman meron tayo kung tayo lang ay may brokenhearted and trials of every problems in life, lahat-lahat, hindi lamang sa physical, kundi sa problema sa buhay, remember that Jesus Christ is our healer and our Savior. Palakpakan natin si Lord. Kung papanong pinagaling niya yung paralyzed man, kaya niya rin tayong i-heal saan? I-heal, kaya niya tayong pagalingin in our loneliness, in our sickness and sin, in our physical ailment, in our emotional wounds, and He heal us also in our hopelessness. Palakpakan po natin si Lord. Okay, bago po ako magtapos, gusto ko lamang po mag-share, magkwento lamang po, no, na may kinalaman sa ating pong topic. Nung ako po ay nagtatrabaho pa, dati, na-promote po ako. Pin-remote ako. Kasi nung pagkapasa ko, pin-remote ako. Kasi dati, yung trabaho ko, nagdo-drawing ako dun sa bangko. Sarap mag-drawing. Alam mo naman, pagkatapos ng drawing ko, tapos na yung drawing, wala na akong gagawin. Pakuya-kuya-kuya na lang. Palabas-labas. Siyempre, tapos na yung trabaho ko eh. Nangyari nung pin-remote ako, binigyan ako ng task. Ginawa nila akong team leader. Nagawa ko ng project. Hindi ako sanay magawa ng project sa construction, di ba? Ang nangyari nito, binigyan ako ng unang project, pangalawang project, pangatlong project, at pang-apat na project. Medyo nabigla ako. Iniikutan ko yung Binyan, yung Los Baños, yung Marikina, at yung Binondo. Iniikutan ko yan. Ang mabigat nito, merong deadline yung project. At pag hindi mo nakuha yung deadline, mape-penalty yung project at hindi kayo babayaran. Ang mabigat nito, nape-pressure ako. Dahil dati, pakuya-kuya-kuya lang ako. Ngayon, ang bigat ng task ko. Ngayon, hindi naman sa sinasadya, meron akong ka-office mate na-atake. Tumaas ang kanyang BP, pagkataas ng kanyang BP, nag-shoot out. Naputukan dito ng ugat. At mind you, my brothers and sisters, na ano yung memory niya, nagwala. Tatlo yung anak niya, ang nalalaman niya lamang dalawa. Dahil nabuyer, ganun pala yung sakit pag nasushoot out yung inyong BP. Dalawa lang ang naaalala niya. Sabi ko, paano yun? Pag nangyari sa akin yun, hindi ko na makikilala na may asawa ako o may anak ako, di ba? Ang hirap nun. At naalala ko pa yung sinasabi sa akin dati ni Doktora na meron daw siyang kakilalang architect dito sa SM na naatake, namatay at hindi na nabayaran yung kutsing binabay. Ang daming pumasok sa isipan ko. Nagpray ako kay Lord. Sabi ko, Lord, ayokong danasin yun. Alam niyo yung ginawa ko? Nag-apply ako sa ibang kumpanya. Agad-agad. Kasi ninervyos ako, ayokong mabiyuda ko agad yung misis ko. Ayokong mawala yung memory ko, di ba? Gusto ko lagi akong healthy. E, nape-pressure na ako. Imagine, apat na project at kinakailangan ma-hit mo lahat yung deadline. Ang ginawa ko, nung nag-apply ako, binag-exam ako. Ang mabigat nito, yung exam ko, ano, kinakailangan iuwi sa bahay. Friday ako nag-exam, sabi niya, ipasa mo sa akin yan ng Lunes. Ibig sabihin, nung weekend, nag-e-exam ako sa bahay. At the same thing, Saturday, Sunday, nandun din ako sa site. Grabe yung pressure ko. Nagpuyat ako. Sobrang pressure ko. Hindi ko alam ang gagawin. Gusto kong makapasa dito sa exam, pero gusto kong matuloy yung trabaho ko. Alam nyo ba, pagising ko ng umaga, alam nyo kung ano ang nangyari? Pagising ko, pagtingin ko sa salamin, pagharap ko sa salamin, yung mata ko, merong dugo sa gilid. Alam nyo, yung sore eyes,
pagka-psoriasis, sumasabog sa buong puti. Ito, naka blood clot na nasa mata ko. Pinakita ko sa biyanan ko, sabi ko, Nay, tingnan niyo po itong mata ko. Sore eyes po ba ito? Sabi niya, hindi yan sore eyes. Ipa-check up mo yan sa doktor. Baka kung ano na yan. Nagpunta kami doon sa Imus, Cavite, na merong ospital doon. Pagpunta namin, wala yung assigned dito sa mga mata. Nagpunta kami dito sa may Dasma. Pagpunta namin sa Dasma, pagka-check up sa akin, sabi sa akin, automatic yan. Nag-shoot out yung iyong BP siguro nung gabing yun. Pasalamat ka dahil doon sa mata pumutok at hindi dito sa utak. Nag-pray ako kay Lord. Lord, maraming pong salamat. Lord, pagalingin niyo po ako. Lord, nabibigatan po ako. Ayun, natatakot po ko din sa trabaho ko. Paano gagawin ko? Nape-pressure po ako. Nagputok po yung mata ko. Paano po akong gagawin ko? Lahat ng kabigatan ko. Para lang ako yung paralyzed man na hindi ko magawa. Nahihirapan ako. At alam nyo ba, my brothers and sisters, after ilang days, pagtingin ko sa mga mata ko, wala na, binigyan ako kasi ng maintenance, wala na yung dugo. At alam nyo ba, my brothers and sisters, nung anniversary namin, natanggap ako doon sa trabaho. Talagang nagpuri ako, nagpasalamat ako sa Panginoon. Because God is our healer. God is our, siyang nagpapagaling sa ating sickness and sins, physical ailment, siyang nagbibigay sa atin ng kasiyahan, sa ating loneliness, sa ating hopelessness. Because Jesus Christ is our healer. Nandyan lagi ang Panginoon sa ating pong buhay, di ba? Ang sabi nga dito, lesson to learn, just to recap, He knows the secret of our heart. Kung anumang mga problema meron tayo, idulog po natin yan sa Panginoon. Point number two, He forgives sins, a power which belongs to God alone. We should forgive and forget. And last but not the least, He heals by the power of His word. Lahat ng mga karamdaman natin, lahat ng mga kabigatan natin, loneliness, lahat ng problema natin, humingi po tayo ng tulong sa Panginoon. And surely, He will heal us. Marami pong salamat. Tayo po'y manalangin. Thank you, Lord. Lord, sa mga sandali pong ito, marami pong salamat, O God, sa umaga pong ito. At dinala niyo po kami dito. Truly, Lord God, yung mga tao pong nakikinig po dito, Lord, naniniwala po kayo. Lord, naniniwala po kami, Lord, that You have a purpose. Dalangin ko po, Panginoon, na kayo pong tunay pong mag-bless saan mo mga karamdaman po nila. We believe, O God, that You are the great healer. Saan mo mga kahirapan nila sa buhay, kung ano man po mga sikreto sa puso nila na tinatago, Lord. Dalangin ko po, Lord, na ibigay po nila ito sa inyo. For He said, Lord God, in Thy word, come to me, all of you who are tired, and I will give you rest, O God. For my yoke is easy, and my burden is light. At lahat po ng mga kasalanan na nagagawa po namin, patawarin niyo po kami. But Lord, help us, O God, to forgive and forget. Marami pong salamat for everything, O God. This we ask. In Jesus' name we pray. Thank you, Lord. Palakpakan po natin si Lord. Amen. God bless to all of you.